Saan nga ba pupunta ang tao kung siya ay mamatay? Marami ang mga naniniwala na kung ang taong mabuti ay mamatay, ang kanyang kaluluwa ay didiretso sa langit at magpupuri sa ating Panginoon. Marami din mga nagsasabi na ang mga taong hindi mabubuti kung namatay ay ang kanilang mga kaluluwa ay pupunta sa impyerno at doon paparusahan ng mainit na apoy. Meron ding mga naniniwala na kung hindi siya ganun kabuti at hindi siya ganun kasama, siya ay pupunta sa purgatorio at siya roon ay bibigyan ng pagkakataon upang mapupunta siya sa langit o mapupunta siya sa impyerno. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kamatayan? Yan po ang pag-uusapan natin sa video nito. Kaya huwag po kayong kukurap hanggang dulo upang malaman po natin ang mga katotohanan na sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. Bago po natin sasagutin kung saan pupunta ang tao kung siya ay mamatay, atin munang tingnan ang mga bagay-bagay na bumubuo ng tao. Ano nga ba ang elemento na meron ng tao? Okay, atin po ito mababasa sa Genesis 2:7. Ano ang elemento na bumubuo sa tao? Ito po ay ang alabok at ang hininga ng Diyos, kaya nagkaroon po ng kaluluwang buhay. Ayan. So, ibig po sabihin, kung ang tao ay nawalan ng hininga, yung hininga ng Panginoong Diyos ay kukuhanin na sa kanya at babalik na sa langit, ang matitira na lang po sa kanya ay alabok or dust. Ano ang mangyayari kung ang tao ay nawalan ng hininga? Okay? So, babalik na lang po natin ng equation. Kanina ang equation po ay alabok plus hininga ng Panginoong Diyos, kaya nagkaroon tayo ng living soul o buhay na kaluluwa. At buhay na kaluluwa minus hininga ng Diyos, ang sagot po dyan ay alabok. Ang alabok po ay babalik sa lupa. Yan po ang makikita natin sa Ecclesiastes 12 verse 7. Ito po ang sinabi. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ano ang kaluluwa? Kung atin pong babalikan sa Genesis 2 verse 7, nilalang ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alabok at kanyang hiningahan ito ng hininga ng buhay, at ito'y naging buhay na kaluluwa or kaluluwang may buhay. Tayo po, mga kaibigan, ang kaluluwang buhay. Ayan. Panglimang tanong po, namamatay ba ang kaluluwa? Kasi maraming naniniwala na kung ang isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay gumagala. Ano? Merong nagsasabing ito ay didiretso sa langit, ito ay didiretso sa impyerno, sa purgatorio, o bibisitahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Ezekiel 18 verse 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Tayong mga tao ay nagkakasala, kaya tayo ay mamamatay. So ang kaluluwa po ay tayo po ay mamamatay. Kung tayo po ay mamamatay, patay. Gagala ba ang ating kaluluwa? Hindi po, dahil patay na nga po eh. Patay. Ayan. Saan pupunta ang mabuti matapos mamatay? Saan pupunta ang taong mabuti kung siya ay mamatay? Saan nga po ba? Sa langit po ba? Atin pong basahin sa Job 17 verse 13.
kung aking hanapin ang siyol na parang aking bahay, kung aking ilatag ang aking higaan sa kadiliman. Ibig sabihin, pag mamatay pala ang isang tao, ang kanyang bahay ay ang libingan. Ulitin ko po, ang kanyang bahay ay ang kanyang libingan. Hindi po siya pupunta sa langit, impyerno o kung saan-saan pa. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ang sabi po ni Pedro, isa sa mga malapit sa Panginoon, na si David ay hindi umakyat sa langit, nandun lang siya sa kanyang libingan. Basahin po ninyo ang Gawa 2:34 at yung mga susunod na mga verse. Ang tao, kung siya ay mamatay at kung siya ay mabuti, matutulog lamang siya sa kanyang libingan. Sunod na tanong, may mga tao na ba sa langit ngayon? May mga tao na ba sa langit ngayon? Ang sagot po ay yes. Una, alam niyo yan, si Enoch po ang pinakamatagal ng nabubuhay na tao dahil hindi siya dumaan ng kamatayan. Sunod po hindi dumaan ng kamatayan ay si Elijah. May dumating ng mga kabayo sa Old Testament na storya at siya ay tinangay papunta sa langit. Sino pa? Binanggit po sa Jude na si Moses ay niresurrect or binuhay ng ating Panginoon bago siya mabulok. Ano? Kaya siya ay nandun na sa langit. Meron din pong mga nandun na sa langit ngayon na makikita po natin sa Matthew 27 verse 53 and 54. Matthew 27, 53, verse 54. Ang sabi po roon, nung si Jesus ay nabuhay, lumindol po yun ng malakas at merong mga nabuhay din na mga taong banal noong unang panahon at sila ay nagpatotoo na sila ay nabuhay. At nung si Jesus ay pumunta sa langit, kasama niya sila doon. Kaya marami na pong tao ang nandun sa langit. Kaya lang ang kilala natin ay yung tatlong tao, si Enoch, si Elijah at saka si Moses. Nag-iisip ba ang mga patay? O may isip pa ba tayo kung tayo ay mamatay? Ating basahin sa Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Wala po, mga kaibigan, wala pong pag-iisip sa taong patay. Wala, as in wala. Job 7 verse 10, siya'y hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ecclesiastes 9 verse 10, anumang masusumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparuunan. Mga kaibigan, ang atin pong pupuntahan na kamatayan ay wala pong pag-iisip. Wala tayong gagawin doon, kung hindi ay matutulog. Oh, matutulog ba? Sinabi po na Jesus, noong bago po niya buhayin si Lazaro, na si Lazaro ay tulog. Ang ibig sabihin, ang isang taong patay ay tulog. Yan po ay pinatunayan ng napakaraming verse sa Bible. Kung meron po kayong mga tanong at kung meron po kayong mga clarification, itanong niyo po sa comment section at atin pong sasagutin sa pamamagitan ng mga verses. Huling talata na ang babasahin tungkol sa tanong na ito, Awit 6 verse 5, sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa siyol ay sinong magpapasalamat sa iyo. Mali po ang paniniwala na ang taong mabuti kung siya ay mamatay, siya ay nandun sa langit. Number 9, hanggang kailan matutulog ang patay? Hanggang kailan nga ba? Atin po itong sasagutin, Unang Korinto 15:51-52. Narito, isinalaysay ko sa inyo ang isang hiwaga.
hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisang mata. Sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ito po yung second coming, mga kaibigan. Kung tayo po ay sumunod sa Panginoong Diyos, nagtiwala sa Kanya, at maging tapat hanggang sa kamatayan, tayo po ay Kanyang bubuhayin kung tayo man ay mamatay. Number 10, anong mangyayari sa second coming ni Jesus? Revelation 22 verse 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. You see, hindi po pwede na meron pong gantimpala ang Panginoong Diyos. Ngunit, iniisip ng iba na kung ang tao ay mamatay, meron ka agad siyang gantimpala sa langit o doon sa impyerno. Hindi po. Gagantimpalahan po ang bawat isa sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Panginoon din ang magbang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magulit. So, ibig po sabihin, mga kaibigan, kung tayo po ay na kay Kristo, kung tayo man po ay mamatay, tayo ay bubuhayin niya sa kanyang pagbabalik. Unang mga bubuhay ang na kay Kristo. Ngayon po, ano naman po ang mangyayari doon sa mga taong hindi naging mabuti o hindi sumunod sa kalooban ng Diyos? Ano po ang mangyayari sa kanila? Kailan sila bubuhayin? Yan po ang pag-uusapan natin sa mga susunod nating video. Kaya tutukan nyo po ang Bible study na ito para po ating maintindihan na hindi pala tama ang pag-iisip na ang taong patay ay may buhay na gumagala-gala. Mga kaibigan ko, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pinaka-unang kasinungalingan na ginawa ni Satanas ay ganito: "You will not surely die." Hindi ka mamamatay. You will not surely die. Hindi ka mamamatay. Kaya po, kumakalat po sa buong sanlibutan ngayon ang turo na ang atin pong kaluluwa ay hindi namamatay. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, pagkat ito lamang ay pagtulog, pagpapahinga, at kung tayo ay namuhay sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pagparito muli, ay bubuhayin niya tayo at bibigyan niya tayo ng gantimpala, buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba yun? Ako gusto ko po yun. Sana po ay atin pong ipanalangin na ipakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kalooban sa bawat isa sa atin, sa ating pagbabasa ng ating mga Biblia. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po.